Magandang araw mga ka-NFT. Ako nga pala si Sid at ngayong araw, ituturo ko sa inyo yung step by step na ginagawa namin para makabili kayo ng una nyong pega sa larong Pegasi. So ano ba yung mga kailangan? Una, dapat meron ka MetaMask. Tapos yung MetaMask mo, naka-include na din yung Polygon address o Polygon wallet. Kasi ang Pegasi, ang gamit niya is Polygon. So once na meron ng Polygon wallet yung MetaMask mo, punta ka naman sa Binance. So dapat may Binance ka din. So sa Binance, dito naman namin binibili yung token o yung Matic na kailangan namin tapos ipinapadala namin sa Polygon wallet namin. So bago yan, check muna natin kung magkano ba yung presyuhan ng Pega. So paano tayo magsisimula? Go to pegasi.io. Once nandito na kayo sa pegasi.io, click nyo yung play now. So once na may kinlik mo yung play now, mararedirect ka sa mismong game interface. So dito, click mo yung marketplace. So sa marketplace, una mong gawin, click mo yung PGX or USDT. USDT muna tayo kasi dalawang paraan ng pagbili ng Pega. Pwede kang bumili using USDT at pwede kang bumili din using PGX. So now, start muna tayo using USDT. So click mo din sa sort by yung lowest para makita natin yung pinakamura. So sa ngayon, pinakamurang naka-post dito sa marketplace is 680 USDT. So magkano yun? Paano natin malalaman? Ilang matik ba yung kailangan ko para dun? USDT, alam mo na eh, 680 eh. Pero uwari, matik yung ginagamit kasi namin. So ilang matik? So punta ka naman dito. Ito yung bridge na ginagamit namin, no, website kung saan nag-exchange kami o nagswap kami ng tokens to tokens. So dito sa dmm.exchange/#swap, dito kami nagko-convert ng mga tokens para gamitin sa Pegasi. So 680 USDT. So click natin yung swap. So click mo yung swap. Siyempre dapat nakakonect yung Polygon nyo. Collect nyo muna yung Polygon nyo. Click nyo yung swap. So from here, check mo USDT. Tapos i-click mo yung Matic sa pangalawang box. So magkano? 680. So sa $680 na Pega, kailangan mo ng 354 Matic. Okay, so alam na natin kung magkano yung kailangan nating Matic. So balikan ng Binance. Hanapin mo si Matic. Bili ka ng magkano? 354. Pero I suggest pasobrahan nyo lagi. So kung 354 yan, bili ka ng mga 360 o 400 na Matic. Mas madami, mas okay kasi si Pegasi gumagamit pa din siya ng gas fee. Pero compared to other platform like PSC or Ethereum, Polygon po ang may pinakamurang gas fee. Kaya sobrang saya namin using Polygon. So let's say, bumili ka ng 360 na Matic. Okay, so may 360 Matic ka na. Pinadala mo na ngayon yan sa Polygon mo. Ano nang gagawin natin? Once na sa Polygon na yan, so si Matic mo, convert mo na ng USDT. So sabi ko nga, kung 360 yung binili mo, 354 lang naman kailangan natin, convert ka ng 355. So meron kang 600 o kulang. Nagbago yung presyo, 360. At kung let's say 400 yung binili mong Matic, let's say 400 yung binili mong Matic, eh bibili nating Pegasi, 680. So, ayan, 360 Matic, 684 USDT yun. Convert mo lang. Once na sinwap mo na siya, eto, wala ka second laman eh. Pero meron lalabas dyan, approve. So, i-approve nyo lang. Tapos, once na-approve na, gas fee, mga cents lang yon into peso. Tapos, saka mo i-swap. Then, i-wait mo lang yung confirmation. Once na si USDT is nasa Polygon mo na, punta ka na uli sa Pegasi, sa marketplace. Tapos, pwede mo nang bilhin yung unang Pega mo. Diba? So, ayan. Pwede mo na siya i-buy. So, ang pag-buy, approve USDT mo lang. Tapos, ano lang yung gas fee. Tapos, buy ka na. So, pag nabili mo na siya, punta na siya sa may asset mo. So, dyan naman siya mo makikita. Then, pag meron ka ng kabayo dyan, pwede mo na siyang ikarera dito sa racing. Yun yung paraan ng USDT. So, paano naman po kung PGX ang gusto kong gamitin? So, check natin. Click mo naman dito sa marketplace, sa sorting, currencies, PGX.
Siyempre, sort din natin ang Lotto High. Makikita natin kung magkano yung Pegasi o yung Pega na pinakamura na nakapost sa PGX value. So, magkano? 2,999. So, check natin. Magkano yun? So, check mo dito yung PGX sa Kyber. 2,099. Check mo sa USDT. So, that is 764.21 US dollar. So, mas mahal siya pag kinonvert mo o pag PGX ang ginamit mong pambili. Pero syempre, nagbabago-bago po yan. I-check nyo lang lagi yung marketplace, baka meron dyang murang nakabenta at kaya naman ng budget natin using PGX man yan o USDT, bilhin nyo na. I-convert nyo na lang dito sa Kyber yung token na kailangan nyo. Okay? So, check nyo lang lagi yung marketplace. So, yan yung pamamaraan na ginagamit namin para makabili kami ng Pega. Pero, sa susunod na video ko, pag nag-follow, like, and share ka at nag-subscribe ka dito sa YouTube channel ko, click that ring button. Tuturuan naman kita kung paano kakikita sa Pegasi na hindi bumibili ng sarili mong Pega. Abangan nyo yan. Ako nga po pala ulit si Sid. Magandang araw sa inyo. Mabuhay ka hanggang gusto mo.